I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Shout out sa inyo mga kababayan, mayroon tayong upload videos. Ayan po si Attorney Roque, no? Courtesy po of Attorney Harry Roque itong video na ito. Siyempre guys, no, ang kanyang panawagan, kasi marami nagtatanong kung ano daw po ang stand ni Pangulong Marcos dito tungkol sa ABS-CBN, na parang andating sa akin lang guys, sa akin lang, na parang ano yan, parang utang na loob. Pero lagi nating isipin guys, mayroon tayong batas, no, na dapat sundin natin kung ano ang rules of law. So ang sa akin lang, ang concern ko lang dito sa SMNI ako, well, may point si Attorney Roque. Ngunit guys, sabi ko nga, mayroon tayong batas, no, na dapat sundin. Kung nagkaroon ka naman ng violation, well guys, depende naman po sa sitwasyon, no. Kung yan medyo mild naman ang violation, maaring masuspindi ng mga hindi natin kung ilang buwan, no. Ngunit, ang sa akin lang, dapat ipaglaban po ng SMNI ang karapatan nila, no, sa husgado or sa kamera. Kung wala naman talaga silang nilabag na batas, why not naman hindi nila ipaglaban, ipakita nila ang kanilang galing na ang SMNI karapat dapat magstay, na hindi dapat ma-revoke ang prangkisa. So yung mga papels, kumpletong dokumento, ipakita nila, no, na kung talaga sila po ay may walang nilabag na batas. Dito sa panawagan ni Attorney Roque, mga kababayan, sa Pangulo, anong stand niya? Well, wala tayong updates, ano po ang stand ni Pangulong Marcos dito, although ito malaki din na ang naitulong nung last election, pero kailangan sumunod tayo sa batas. Pero malaman din natin pagdating panahon, guys, kung anong stand ni Pangulong Marcos dito sa SMNI. Pakinggan nyo po ang mensahe po ni Attorney Roque kung ano po ang stand nyo dito or masabi sa kanyang sinabi. Kayo pong bahala, mag-comment lang po kayo. Bye 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 and see you again guys sa aking next upload video. And baboos, God bless Philippines! Fox Hour! Ako po ngayon ay naririto sa Kapitolyo ng Cebu kung saan nagkaroon ng lighting ceremony ang aking BFF Juan Garcia at saka awarding ng kanilang Cebu trade show, no? Ito po yung mga businessmen na binibigyan ng parangal ng Cebu. Kaya naman po napaka-yaman ng Cebu. Alam niyo ba, ang Cebu ngayon ang pinakamayaman na probinsya by 271 billion ang kanilang assets. Wala na pong aabot pa sa Cebu. Pero sandali lang po ang ating pag-uusap ngayon kasi nandito rin po ako sa hapagkainan. Tapos may flight ako ng 10:20. Alam niyo naman, matraffic dito. Sa alis ako ng 9 o'clock or in 8 minutes. Pero pag-usapan po natin, well, malinaw naman po, no, sa pangyayari dyan sa Kongreso na hindi lang nila pinakulong ang di umano ay nagkakalap na fake news na sa totoo ay tanong lamang. Wala naman masama magtanong, no, dahil kinakailangan naman bigla ng kumpirmasyon. Oo, hindi, na 1.8 billion ng travel expenses, pero pinakulong na isang linggo. Pero ang malinaw po, sabay meron ng resolution na humihingi sa NTC na suspindihin ang prangkisa ng SMNI at ngayon meron pang hiwalay na resolusyon na nagre-revoke ng ganyang prangkisa. So, bakit kaya nila pre-revoke ang prangkisa ng SMNI? Abay, kundi ako nagkakamali. Nung panahon ng eleksyon, tanging SMNI lang ang nagbigay ng oras para kay Presidente PBBM. Diba lahat ng mainstream media, ayaw naman nila kay PBBM? Tanging SMNI lang ang nanindigan. Eh bakit ngayon tatanggalin nilang prangkisa? Siguro hindi nila naintindihan kung gano'ng ka-importante naging papel ni SMNI, lalong-lalo na sa presidential debate. Yung presidential debate, doon napakita ni PBBM ang kanyang kakayahan bilang isang kandidato para presidente. Nakalimutan na nila yan. Nakalimutan na nila na hindi nga pumunta sa kahit anong debate si PBBM except sa debate ng SMNI dahil alam niya na patas ang SMNI. So nakakalungkot po na yung kaisa-isang istasyon na nakipagtulungan kay PBBM para maging matagumpay sa eleksyon ay ngayon nais pasara ng presidential casino. Sana wag naman po. Kayo po, agree ba kayo agree na yung kaisa-isahang tumulong kay PBBM na istasyon dapat ipasara? Ay, hindi po dapat yan, di ba? Ewan ko ba ako, ako'y nagkakamali, pero sa tingin ko, dapat pang tulungan lumago ang SMNI kesa ipasara. Pero ganyan po talaga ang politika. Pag nagkaroon ng ambisyon, lahat nang hindi sasang-ayon sa ambisyon ng isang tao, yoyurakan. Nakakalungkot po.
kasi in the first place, napakaaga pa po mamulitika. At ang sa akin naman po, dapat po tayo'y mag-aspire sa political position, hindi po sa pamamagitan ng pagsasara sa mga pumupula sa atin, kundi ipakita ang ating kakayahan. Dahil na naman po gusto makita ng taong bayan, anong kakayahan mo para maging presidente, para maging pinakamataas na naglilingkod sa bayan. So, kung talagang tutuluyan po nilang SMNI, Pilipinas, sana po ipadinig ninyo ang boses ninyo na kung paano ninyo binigyan ng mandato, 32 million si BB Sara, 31 million si PBBM, yung mandato na yan ay dahil tumulong ang SMNI. Pakinggan, sana po magsalita tayong lahat at iparinig natin ang boses sa Kongreso na hindi naman po pwede na personal lang na ambisyon ng isang tao ang poprotektahan ng institusyon na tinatawag na Kamara de Representante ng taong bayan.